kaibigan, may gagawin na naman tayo. LG 21 inches yan. Standby lang siya. Pakikita ko sa inyo. Sasaksak natin. At ang easy power cord pala nito nilakarekta na, kaya hindi na gumagana itong switch niya. Bali, inirekta na lang siya. Ayan, kung makikita niyo, standby lang. Yun. Standby lang siya. Pag pinindot mo itong channel niya, wala rin. Hindi siya nagpa-function. Bumuti na natin. Ito nga pala ay ano, binuksan ko na. Yan siya oh. Daming dumi. Ayan. Bago ko i-troubleshoot, lilinisin ko muna. Lilinisin muna natin. Kagaya ng dati, bago natin i-troubleshoot ang isang TV, ay ating i-resolder muna yung mga ano natin dito, yung mga cold solder. Kagaya nung ginawa ko yung mga previous kong video, i-resolder muna natin ang PCB nito. Okay, tapos saka natin titestingin kung siya ay gagana, kasi minsan sa ano lang eh, mga cold solder lamang problema eh. Okay, at pinainip ko lang muna yung panghinang. Once na na-resolder na natin at wala pa rin nangyari, doon na tayo magto-troubleshoot. Habang nagpapainit ako ng soldering iron, napansin agad ako rito na yung kanyang capacitor, lumobo na. Ito ay 25 volts, 1000 microfarad. Nasa ano siya, may vertical section. So mabuti nating tikin muna agad habang nagpapainit tayo ng soldering iron. Tikin muna natin itong aking ESR. So capacitor 321, 25 volts, 1000 microfarad. Tapos ito naman yung kanyang vertical IC. So 1000 microfarad, andito siya. Ito.
dapat ang reading niya ay good 0.03. dapat dito maging reading niya pag tinester natin. Tapos yung kanyang compare 0.08. tapos ang bad, kung bad siya 0.2, marireading natin hanggang dun 0.2 na siya, pero dapat ay 0.03. halos nasa ano siya, nasa 0. Okay, history natin. Dalawa ito, tapos ang grading niya is point ano na grading niya, mga ano na ito, point 9, point 8. So ano na siya, sira siya. Dapat ang grading niya ay umabot doon sa ano, 0, halos infinity. Okay, sira na siya talaga. Oh, ayan ang grading. Oh, yan ang grading niya, 0.9 yan, 0.9. Okay, so tatanggalin na rin natin siya. Okay mga kaibigan, matapos kong i-resolder lahat na, tapos na. Pinalitan ko na rin yung capacitor. Ito siya, pinapalitan ko, 1000 microfarad, 25 volts. Ito yung lumubo na yung kanyang sira na to, pinalitan ko na siya. Ngayon naman ay titestingin na natin siya. Okay, ganito na lang natin siya testing. Sasaksak natin. Unutin muna natin panghina. Sasaksak natin. Ayan, may power na. Tapos din sa switch, tingnan natin. Ayaw. Yun, nabuhay na. Tingnan natin. Yan mga kaibigan, meron na. Okay na siya. So bali ang nasira dito mga friends ay itong capacitor niya na 25 volts, 1000 microfarad, and yung ating siyempre yung board ay resoldering natin, resolve natin. Testingin naman natin sa antena. Ito mga kaibigan, okay na siya. Medyo pangit lang yung aking reception kasi matagal ko nang hindi naayos yung aking antena eh. Pero sure na ako, talagang okay na yan. Ganyan lang yan sa ano, kasi hindi maganda yung antena. Kahit ilipat natin, yan, kasi antena lang ito eh, yung aerial. Yan, channel to yan. Ay, channel 7. Tapos ito, channel 2. Yan.
Okay. So, yun lang mga kaibigan. At sana may natutunan naman kayo sa ating mga konting episode. At yun, yun nga yung ang pinakang ano dito ay itong kapasitor. Kapasitor to. Kasi mga kaibigan, share ko sa inyo. Kasi pagka nag-malfunction na yung ating verticalizing. Minsan kasi ang TV nag-standby. Ayaw siyang mag-switch kasi merong IC niya eh. Meron siyang supply back regulator para mabuhay yung kanyang system IC papuntang flyback. Minsan may connection sila sa vertical IC. So yun lang mga kaibigan, at see you next video again. Bye bye.